Hello and welcome to Newsbreak Chats. Ako si Chai Hofilenia, ang kasalukuyang head ng Newsbreak. Ito ang investigative at in-depth section ng Rappler. September 21 marked the 50th year of the Declaration of Martial Law. Kahit ano pang sabihin ng iba, hindi mabubura sa kasaysayan at gunita ng Pilipinas ang mga pang-aabusong naganap sa ilalim ni Ferdinand E. Marcos. Walang pag-move on dyan. Hanggat di ganap ang katarungang dapat ibigay sa mga naging biktima ng martial law. Hindi rin matatahimik ang mga kwento tungkol sa ill-gotten wealth ng mga Marcos hanggat hindi nababayaran ang karapat-dapat na taxes sa BIR at hanggat hindi nabibigyan ng sapat na compensation ang libo-libong ikinulong, tinorture at pinatay. 70,000 were imprisoned, 34,000 were tortured, and 3,240 were killed. Hindi biro-biro ang mga numerong yan. Kung walang remorse o apology man lang o pagtanggap na nangyari ang mga pang-aabuso, paano tayo makaka-move on yan? With me today is multimedia reporter Rambo Talabong who had recently produced video about Marcos-related issues. One was about the properties in New York. We can't deny that those buildings exist or that properties were purchased by the Marcoses. Rambo also did the story on the Marcos vloggers and their internal dynamics. Pag-uusapan natin ngayon kung paano nabuo ang mga storyang ito. Hello, Rambo. Hello, Ma'am Chai. Maraming salamat sa pag-imita sa akin. Marami tayong pagkukwentuhan. Okay. At sana marami ring matutunan yung mga makikinig at manonood. Yes. Simulan natin dun sa yung New York properties video na ginawa mo. Paano ba to nagsimula? Bigla mo lang bang siyang naisip? Dinayo mo ba yung mga buildings sa New York? Alam mo, oh. Unang pagbalik ko dito, may mga nagsasabi sa akin na pinunta mo lang ba talaga sa New York yung mga buildings ni Marcos? Parang anlungkot naman ng buhay ko kung pinunta ko lang sa New York yung mga buildings ni Marcos, di ba? Kakatapos na ng election noon at saka gustong-gusto ko talaga magbakasyon na kasi nakakapagod talaga yung election cycle. Alam natin to, ang mga reporters na apakaraming ginawa ng election cycle, sabi ko, kailangan ko magbakasyon. Mm-hmm. So, kasama yung family ko at saka binisita ko yung family ko sa New York at saka New Jersey. Tapos, while I was there, naisip ko, parang magandang gumawa ng video dito. Mm-hmm. At luckily, mga contacts ko sa New York, nilink up ako kay Ruben Carranza, who is former PCGG commissioner. Tapos, pinm ko lang siya, sir, libre ako sa araw na to. Baka gusto mong gumawa ng Marcos New York walking tour. Tapos siya naman, game. Tara, magkita tayo. At yun, nakapagpalabas tayo ng video a month later. Pagkatapos sige na. Nga, balikan natin yung video report na yun. Okay. Para maalala nung ibang, baka merong mga hindi nakapanood. Mm-hmm. So balikan natin yung video ni Rambo. Hello! Welcome to New York. Ako si Ruben Carranza, dating PCGG Commissioner. Samahan niyo akong umikot at tingnan ang mga building na binili ng mga Marcos noong panahon ng diktadura nila gamit ang perang ninakaw nila mula sa mga Pilipino. Sige, ano bang paghahanda ang ginawa mo para mm-hmm. sa video na to? Kasi I'm sure hindi lang naman sa isang sulok ng New York 'yan, but mm-hmm. spread all over the city, 'di ba? Yes. So bago ako lumabas ng araw na 'yan, talagang days of preparation 'yan, back and forth with commissioner. PM kami ng PM, sa ano ating dadaan, at tinatanong ko ano pwede nating pinaka-efficient na route. Kasi ang pinagbabasehan ko yung ibang borough eh. Sa Manhattan to, pinakamayamang lugar sa New York. Dito namili ng mga buildings sa mga Marcos. Ako, nakikita na lang naman ako sa kaibigan ko, sa pamilya ko, outside of that main borough. Mm-hmm. Tapos itong si commissioner, sabi ito, maganda itong ruta, gawa natin to. Tapos days ahead, syempre nagplano ako ng mga pwede itatanong, research, kung anong pwede nating maitanong kasi napakaraming kailangan isa-isahin dyan. Magkano ba yung mga buildings para natin alam na talagang binili ito ng mga Marcos gamit ang nakaw na yaman? At ito, naitanong natin siya ahead para handa na din si Commissioner Carranza kung nasabihin niya para hindi siya magulat, di ba? Tapos also, before we actually shot that, nag-shoot na rin ako around New York kasi napakaraming buildings nito, napakaraming kailangan footage para may pakita sa mga viewers na itong pakiramdam na nasa New York. Hindi lang yung mga buildings na kailangan, kundi mga buildings na nasa tabi nito para mapakita na ito talaga mga tipo ng mga neighborhood, mga lugar kung saan gusto tumira ng mga Marcos para masabi na ito ang aming ari-arian. Inupuan muna namin to ni Commissioner, okay, itong ating lingwahe, Filipino tayo,
pati iniisip ko rin, sino ba nga harap sa amin? Ako ba o siya? Kasi meron ding palaisipan na kailangan nandun yung reporter sa harap ng camera kasi ako yung reporter dito eh. Pero naisip ko rin na parang sapat na yung si Commissioner Carranza kasi napakayaman ng kanyang pagsasalita, malinaw siya magpaliwanag. Usually, humaharap lang ang reporter kung gusto nating i-translate yung mga resource persons na kumbaga sa karaniwang tao ay hindi madaling maintindihan, pero swerte tayo at si Commissioner Carranza ay napakagaling magpaliwanag. At yun ito yung lumabas. Ito nga yung kapansin-pansin eh. Kasi normally, yung face ng isang report or ng isang story ay ang reporter. So normally, ikaw yon. Mm-hmm. And I'm sure na yung iba na sumubaybay doon sa iyong Marcos Bistado series, mm-hmm. In-expect siguro nila na report ito ni Rambo Talabong. Malamang siya rin ang magkukwento, siya yung magiging mukha ng storya. Pero in this particular story, si former commissioner Ruben Carranza ang napili mong storyteller. Mm-hmm. Swerte ka rin na medyo cool siya at meron pang hat. Tama. Alam nyo, talagang at the end of the day, kasi kung nagtatravel ako, kasi bakasyon talaga ang pake ko dito, hindi naman talaga ito mga video. Tinilingnan ko yung steps ko. At the end of the day, 21,000 steps yung aming nilakad ni Commissioner. Sa isang araw. Napakaswerte ko rin at may energy siya. Oh. Kahit na senior siya, mas matanda siya sa akin. At saka alam ko mga tao mapapagod dyan eh, kung pinasyal mo yung lugar na yan. Pero sa buong video, sa buong pagsushoot, talagang dire-diretso kami, nag-subway kami, wala kaming taxing kinuha, dire-diretso yan. Pati, lakad lahat. Ilang pounds kaya ang nawala? Hindi nga eh, sana. Pati sa pagsushoot ng video, kailangan na maraming takes eh. Minsan, meron dumadaan na ibon, meron truck na napaka-ingay. Yun yung mahirap sa New York din na mag-shoot kasi ang ingay-ingay, napaka-lively. Sabi nga nila, the city that never sleeps. So yung ingay, dire-diretso. So maraming take kami kinuha sa ibang mga shots. At si commissioners, pati tayo nga, paulit-ulit niya sinasabi at klaro every time. Mga ilang buildings yung nasilip mm-hmm. ninyo at pinuntahan? Mm-hmm. Dun sa Manhattan area, only 5 buildings siya. Dun sa isa doon, it's a complex of apartments, set of apartments ni Imelda. But the rest, mga buildings, mga gusali. Nung nag-iikot talaga kami, medyo nahilo ko kasi kung galing, usually kasi kung sa building, di ba, nasa pinakamabang floor ka, titingala ka, makikita mo yung tuktok. Mm. Ito mga buildings na to, hindi mo kita yung tuktok. So ganoon talaga, taas. Sobrang taas niya, hindi mo kita yung tuktok niya. Nakakapanliit, nakakahilo. Mula sa iyo ba titingin ka sa taas? Saan kaya yung tuktok nito? Kaya talaga skyscraper kasi parang binubutas niya yung langit. Ito yung mga ari-arian na binili ng mga Marcos at to see it up close, nilakad namin, talagang kakaibang karanasan. Pero nung nag-shoot kayo, hindi ba maraming usyoso? Parang anong ginagawa nitong dalawang mukhang Pilipinong ito, mukhang mga Asyanong ito na kumukuha ng video ng mga gusali? Kasi kung sa New York, parang sanay na rin yung syudad sa mga kumbaga nag-shoot. Kasi media capital din yung New York eh. So parang sanay na rin yung mga turista, yung mga natives, yung mga guard na mayroong camera sa labas. At kasi yung setup ko, yung camera ko, medyo maliit siya. Hindi siya nakaka-alarma na parang ang laking tinututok na parang bazooka. Doon natatakot yung mga tao eh. So parang vlogger lang setup niya. Nututok lang namin si mga video. Tapos hindi masyadong alarming. Parang ang ano ko, usually kasi kung journalist tayo in disguise, parang itong ating i-front sa mga tao, ha, sir. Kami, mukha kaming parang apo, hindi pa. Anak, sige, sabihin natin for commissioner. Kano'n ba, diba sa younger relative ako ni commissioner? Tapos siya, parang older relative ko na parang nag-vlog lang kami. Parang travel lang. Hindi siya mukhang napakaseryosong usapin sa ating bansa. Pero ayun, nakapasa naman, hindi naman kami masyadong hinarap. So walang sumita sa inyo? Wala namang sumita sa amin, thank you. Ibig sabihin magaling at effective kayong effective dalawa. Effective kami, mukha kaming family. Ayun. Okay. Ano yung mga naging challenges nyo naman sa pagbubuo ng video documentary na ito? Mm-hmm. Mm-hmm. Ayun yung una, kasi sinasabi ko yung perspective mula sa baba pataas. Hindi ko makita yung tuktok, so paano ko masushoot na maayos kung gano'n siya kalaki. Pero yun nga rin, mula from the bottom, shooting up, ano na rin eh, napapakita niya kung gano'n kaliit tayo. Tama, dapat isang diretsyong building, pero mukha siyang square, looking from below. Mm-mm. Tapos, ayun, kinatatakot ako nung baka mapagod si commissioner. So, naghanda rin kami, parang si commissioner, magbaon tayo ng tubig para hindi tayo mapagod. The rest was actually pretty easy, madali na kasi talaga napakaayos na tour guide ni commissioner. Tapos, actually, one of my first videos din to na ako lang yung nag-shoot. Tapos, abroad pa. Yun, parang it was a new thing. Kaya I was also happy na pinahinaan din ako na rin i-pursue tong project na to while I was overseas. At thankfully, nailabas natin siya. Curious lang ako, the day prior,
parang ano yung paghahandang ginawa mo? Parang did you try to visualize it in your head na because nga meron kayong initial na pag-uusap, di ba? At saka medyo minap out ninyo. Mm-hmm. Parang meron ka na bang definite flow? Sinunod nyo ba yung flow sa script in your head? Mm-hmm. Or naging just go with the flow? Just go with the flow. Pero meron pa rin structures talaga at meron mga bagay na non-negotiable. Hindi pwedeng sabog na parang magsalita ka lang dyan, Commissioner. Hindi. Meron akong set of questions. Ano yung preso nito? Kailan to binili? Ano kailangan malaman ng listeners natin? Tapos, bakit? Anong sinasabi nito tungkol sa mga Marcos na itong building na to, ang binili nito? Each building, meron silang nire-representa. May building sa Wall Street. So, financial district, may ibig sabihin yun. Financial capital. Mm-hmm. May building sa Madison Avenue, ibig sabihin gusto nila mag-shopping. May story ang bawat isa. Merong apartment na gusto para doon sa area na makapag-shopping si Imelda at saka ibang kanyang kamag-anak. So may story ang bawat isa. Kailangan merong pointed questions dapat sa bawat isa doon. At saka sinachallenge ko si Commissioner ano yung taon. Minsan kailangan pa nga niya double-check sa mga documents niya kung anong tama. At na-appreciate ko na din double-check niya kasi kung mali yun, hindi na kami makapag-reshoot. Kaya talagang kailangan din namin na magplano. Hindi yung parang ito ang script mo. Alam na ni Commissioner kung paano magsalita. Tapos when it comes to presentation naman, ayoko ng boring. Siyempre, ayaw natin ng boring eh. Days before at saka a day before namin kong pinanood ng mga tour videos, buti na lamang talaga napakaraming influencers sa New York na nire-record yung pang-araw-araw nila. Tipong may day in New York. So yun yung aking hinuhuli na aesthetic na medyo casual, medyo gumagalaw-galaw yung camera, lakad-lakad yung mga ganyan shots na pinapalabas natin. At ilagay lang yung persona ni Commissioner. Ayoko kasing tuyong-tuyo yung ating ilalabas na ito po dapat yung tono. Buti na lang talaga yung boses din niya, kaya makipaglaban sa ingay ng New York at ito, naging ganito yung ating... Pati yung music, no? Parang video. Ikaw ba yung pumili ng music at deliberate ba na nakahat siya na medyo bagay dun sa jazzy music? Coincidence lang yung talaga nakahat siya kasi okay. I came to New York, may heatwave. Summer to, may heatwave for days. Luckily, nung araw na yon hindi ganon kainit. Ang sinasabi ng New Yorkers, the breeze came in. Talagang medyo presko nung araw na yon, swerte rin kami. Kasi days before, talagang napakainit. Pero nung araw na yon kahit na hindi sobrang init, nagdala ng fedora at saka sombrero si Commissioner. Tapos sa editing naman, because of course, when you say New York, jazz, di ba? I mean, yes. It didn't originate from New York, pero jazz talaga. Kaya sa paghahanap ng music din, nakahanap naman tayo ng jazzy type of music. And thankfully, naipagtagpi-tagbi natin, bumagay kay ano, Commissioner. At ayan, New York, jazz, and corruption. How long did it take to put everything together? From the time na inisip mo yung script, yung research, initial research, going sa field, and then shooting, editing, writing. Gaano katagal inabot lahat? I believe it took 3 weeks, but hindi diyan kasama yung research a week ahead. Of course, ano rin yan, that's also years of reading. Of course, being in Rappler too, kung saan talaga tinitingnan natin yung history of the Marcoses. Years of also seeing what matters in the news cycle. Pati maraming articles sa ating website eh. Actually, nung nandun tayo on the ground with Commissioner, mga nilalabas din yung mga article, mga Rappler stories din. At ito yung mga story na nabasa ko na before, kaya alam na rin namin kung ano yung dapat i-check yung storya. It was accumulation din of, a culmination of our experience. And talagang nagtagpo-tagpo lang noon sa New York. And then when I returned, syempre, kinailangan ko ayusin ang jet lag ko rin. Mm-hmm. Tapos, sulat ng script, and then editing, all of the usual processes, and ayun na ilabas. Siguro yung isang difference nung panahon namin as reporters at saka panahon nyo ngayon as reporters is kailangan sinasabi, dapat multimedia reporter ka. Kami noon, basta either print ka, radyo ka, o kaya TV ka. Pero sa generation nyo ngayon, it's a whole package. Mm-hmm. What does it take to be a multimedia reporter ba? What does it take to be a multimedia reporter? Napakaloaded ng question, ma'am. Siguro sa akin karanasan lang, sobrang halaga na maging curious sa lahat ng paraan ng pagkakwento. Kasi ang dahilan lang naman kung bakit tayo tumatalon-talon sa iba-ibang medium, ay dahil nandun yung mga tao. Diba? Nag-Twitter tayo kasi may tao dyan. Facebook tayo kasi may tao dyan. Kung walang tao dyan, wala naman tayo dyan, diba? Kaya rin tayo pumupunta dyan at sinusubukan nating magkwento sa lingwahe nito, sa YouTube video, sa Facebook tampok din ang video, sa Twitter din tampok ang video. Kaya mahalaga na alam natin kung ano yung lingwahe sa bawat isa nito para may pakita nating kwento. Itong kwento na talagang nagnakaw mga Marcos,
ang mga buildings ay binili nila sa New York, alam na to ng maraming tao. Pero ang daming tao rin na hindi alam. May bagong henerasyon na hindi alam. At itong mga tao ito, hindi nagbabasa ng dyaryo. Mga tao hindi nanonood ng TV, naniniwala sa fake news. Maipapahiwatig lang natin sa kanila itong kwentong ito na bagaman alam na ng iba, pero kailangan pa rin ulit-ulitin yung pagkakwento. At sa pagpapaulit-ulit ng pagkakwento, mga bagong paraan din ng pagkakwento dapat nating gawin. At sa tingin ko, para maging maayos at saka siguro natututong multimedia reporter, kailangan tayo maging bukas dito sa mga medium na ito. Ang sinasabi kahit noong panahon pa ng kampanya, masyado nang polarized ang lipunan, lalo na sa Pilipinas. At kitang-kita natin yan, di ba? Talagang kung pro-BBM ka, kaaway ka ng kabilang kampo. Kung pro-Lenny ka, kalaban ka ng mga Marcos or mga pro-BBM. And siguro expected, no? Na, nung ginawa mo ito, merong mga umatake sa'yo, merong mga nag-criticize sa'yo, merong mga the usual haters. Mm-hmm. Inasahan mo ba ito at paano ka naghanda mentally and psychologically? Or meron bang naging epekto na medyo hindi maganda sa iyo? Mm-hmm. Alam mo, Ma'am Chay, talagang binabalik-balikan ko yung tanong mo kanina na paano. Kung reporter ka, ito dito ka lang po-focus. Ako talaga, kung pwede lang, byline na lang ako eh. Hindi ko na kailangan humarap sa publiko, wala na mukha. Report lang ako, report. Pero kasi iba nga yung tawag ng panahon ngayon. Kailangan humaharap yung reporter sa storya. Kailangan ipapakita yung mukha para nga mas mayroong connection ng mga taong nagkumukuha ng balita. Hindi pwede na lang na byline ako. Hindi na pwedeng teksto lamang ako. Kailangan talagang ipakita. Lagyan ng laman ng storya. Kasama na rin dito yung pagtanggap ng galit ng mga tao. At hindi lamang ito galit na galit ako sa'yo, kundi papatayin kita, babasagin kong bungo mo, baklabay at mga ganun bagay, kasama siya sa trabaho. At alam natin na mali ito, hindi dapat tayo masanay. Sinasabi natin na sanay na tayo, usual siya, pero dapat hindi tayo masanay. Kaya mahalaga rin at na-appreciate ko rin ng rapper at napakaraming media organizations, tumatayo pa rin. Sinasabi na mali itong ginagawa sa mga reporter. Kasi nagkwekwento lang tayo. At ang sinasabi lang nito ay ang ating lipunan ngayon, ang panahon ngayon, ay talagang hindi tayo binibigyan ng espasyo para magkaroon ng maayos na pagpapakita ng kwento. Totoo lahat ng aming nilabas sa video, ng ating nilabas sa video na ito. Pero lumalabas nga na nakakalungkot lang na maraming tao na hindi kaya ito tanggapin. At hindi lang sa hindi nila kaya tanggapin, pero talagang ginagamit nila yung kanilang galit para patigilin tayo. Pero ang gusto lang, masyadong matindi ang galit na yan at saka yung hate na yan. Sobrang tindi. Pero ang gusto lang natin sabihin, kahit na inaatake tayo, kahit sinasabihin tayong ganito, hindi tayo titigil. Kasi mahalaga itong ginagawa natin. Sige, yung isang ginawa mo pang storya na siguro mas, hindi ko alam kung anong mas nakakatakot doon sa dalawa eh. Yung Marcos na ill-gotten wealth na pinambili ng mga buildings sa New York or itong mga vloggers na pinasok mo. Your story was about yung isang faction ng United Vloggers and Influencers of the Philippines na binuo para magkaroon ng accreditation sa Malacanang. Hindi ba nakakatakot na, you know, pasukin yung mundong yon na medyo alam mo na hostile territory? Mm-hmm. Sa palagay ko, talagang nasa kasaysayan na rin nating mga reporter na talagang pumapasok tayo sa mga lugar kahit ang galit sa atin yung mga tao nandun, kahit na mapanganib. Pwede natin sabihin na ito'y ano, kumbaga sa war zones. Pwede rin natin sabihin ito sa mga kwarto kung saan napakarami mga politiko na galit sa atin. I think of Pia Ranada, who was always reporting on Duterte before she was barred from entering Malacanang. I think of Lian Buan, our justice reporter, being pushed aside, shoved aside during the campaign of Marcos. Kasama din sa kasaysayan natin bilang reporters. At sa tingin ko, kailangan natin pagpatuloy ito. Hindi naman sa sanay, pero dapat itigil din ito, pero kailangan natin pagpatuloy. Di ba? Yun. Bakit? Bakit natin kailangan pagpatuloy? Kasi ito yung mga tao kasi na... Kasi alam mo, yung iba, sinasabi nila, nakakatakot yung ginagawa nyo. Ah. Ang laking personal risk, hindi mo naman kailangan gawin. Inaatake ka online, meron kang mga messages on your phone na, yun, threats, no? Parang, di ba mas mabuting tumahimik ka na lang and do your other, you know, sabi ng iba, mag-lifestyle ka na lang o kaya yung mga mas fun and inspiring stories. Yes. Siguro sa mga tao nagsasabi nun, sa tingin nila hindi natin yung tinatanong sarili natin eh. Sa totoo lang, hindi to aminin na maraming reporter.
Pero tinatanong to ng mga reporter sa sarili namin, araw-araw din, para ba't natin ito ginagawa? Yes. Pero iba rin kasi yung pagkakwento eh. Yung pagsasabi sa ibang tao na ito ang kwentong nakuha ko, nakalap ko. At napakasarap mapakinggan sa mga tao na sasabihan ka na, hindi ko alam yun, may natutunan ako sa'yo. Mayroon akong impormasyon nakuha sa'yo na hindi ko makukuha kung hindi mo ginawa yung trabaho mo. Kaya sa tingin ko napakahalaga pa rin na ginagawa natin yung trabaho natin kasi may mga tao pa rin nagsasabi nun. At marami pa rin tao nagsasabi na ano ba ang nangyari? At kung sinabi natin kung ano nangyari, ang sarap sa feeling na sasabihin nila, ah, yun pala, ito pala yung nangyari behind the scenes, ito pala yung nangyaring corruption, yung pagkakamaling nangyari, ito pala yung kwento ng mga tao. Itong kwento tungkol sa mga Marcos vloggers, sinasabi ng mga tao, ano lang sila, flat lamang sila, mga bobo, mga tanga, ganun. Pero nakita natin na dun sa pag-report natin, hindi lamang sila, hindi tama yung imahe na bobo, tanga. Actually, yung mga napaka-hard workers itong mga tao to eh. Yes. Talaga nagtatrabaho silang mahirap. At even to the extent na sasabihin ko, marami sa kanila mas masipag pa sa mga reporter. Kasi umaga hanggang gabi nandun sila. Yun nga lang, ang kanilang loyalty, syempre, ay kay Marcos. Pero yung dimension na yun, hindi natin makukuha kung hindi natin susubukang lumapit sa kanila. Hindi tayo nangahas na kausapin sila. At yun, hindi tayo makakuha ng maraming story na tulad niyan kung hindi tayo magiging bukas sa panganib. Paano mong nakuha yung kanilang pagtitiwala? Mm-hmm. Parang, hindi ba normally, Rappler ka, or ikaw si Rambo Talabong na gumawa ng serye about ano Marcos Pistado, hindi ka namin kakausapin. Paano mo na-break yung barrier na yon? Mm-hmm. Makikwento rin ito sa atin ng ating mga production specialist. Kasama ko nun ata, isang cameraman nun, hindi ko lang tanda kung sino. Pero ang ginagawa naman talaga ng reporter lagi, umuupo lang sila sa tabi. Sinasanay natin yung sources natin, yung sources natin sa ating presensya. Kahit na una galit sila sa atin, para makikita nila na tao tayo eh, na pwede tayong magpatawa sa kanila, na nagagalit din tayo, na hindi tayo yung imahe na nasa isip nila. Kasi sa isip nila parang demonyo tayo eh. Marami sa mga rabid or loyalist supporters ni Marcos, kasama yung mga vloggers, ang imahe sa kanila, media bias, masamang mga tao. Pero kung ipakita natin sa kanila na malumanay tayo magsalita, naiintindihan natin sila, alam natin yung kanilang kwento at saka curious tayo sa kanila, ito yung mga bagay na kahit na sabihin nilang, ha, demonyo, kung nakita nila yung ating pagiging totoo, mas lumalapit din sila sa atin at nagiging bukas sa atin. Ayun, ang ginawa ko lang naman talaga sa mga natatanong sa atin, tumambay lang ako sa tabi nila. At nasanay din sila sa tabi ko. Habang nagla-livestream sila, nag-hello ako na hello. Konti lang yung nanonood. Pero ayun, na-acquaint sila. That's how you build relationships and connections. Masanay sila na nandyan ako. At hindi yung nangyari sa akin from police beat up until other beats up to this. Kailangan mo lang mag-lurk talaga. At ipadama sa kanila dito, curious ako sa kwento mo. At ano na yun eh, flattery na yun sa kanila eh. Na isang tao, curious sa kanilang karanasan. At ayun, salamat sa Diyos, nagkwento sila. Hindi ka naman tinaboy? May ibang nagtataboy, pero kasama naman talaga sa trabaho yun. Yes. I think yun din yung naging epekto ng pandemic, no? Parang ang problema kasi ng pandemic, everything is virtual, wala kang human contact. Yes. Pero nung things became better, parang ayan, merong mga ganyang pagkakataon na magpakita ka, magparamdam ka, na tao rin ako, curious about you, yes, and makikinig ako sa kwento mo. Mm-hmm. Sige. Ang insight mo ba sa mundo ng vloggers, parang microcosm din ba sila ng lipunan ng Pilipinas? Pwede tayo sabihin yun kasi dati nga sinasabi natin na ibang offline sa online, na parang two sides to na pwede mong tawid-tawirin. Pero ngayon, magkadikit na talaga sila eh. Hindi mo na pwede paghiwalayin. Kaya ayun, talagang pinapakita ng mga vloggers kung ano yung mga tao na hindi natin napapakinggan, hindi natin nakikita. Mga tao na hindi alam kung paano mag-sift through sa tamang impormasyon, kung para makita kung ano ang vetted information at kung ano hindi. Mga tao hindi sanay kung paano dapat ang mga prinsipyo sa pagre-report ng impormasyon mula sa makapangyarihan, mula sa palasya, mula sa ibang mga beats. At ang natutunan ko talaga dito ay marami pa rin kwento, marami pa rin mga tao hindi nare-report natin ng media. Kasi yung pakipag-usap din sa mga taong ito, nakikita ko na talagang napakalawak ng kanilang reach. At yung mga tao na hindi nakakwento ng napakatagal. At siguro kasama dyan ng media, kasama dyan ng academe, kasama dyan ng mga Pilipino na hindi alam ang mukha ng kapwa Pilipino niya.
Kaya siguro ang aking panawagan sa mga tao na curious sa mundo ng mga vloggers, subukan niyo manood. Siyempre, meron pa rin skepticism, pero makikita natin kung paano mag-isip ang ating kapwa Pilipino. At siguro doon natin makikita yung tamang unity. Kasama dyan sa mga maling impormasyong yan, makikita natin yung tao eh. Meron silang karanasan na nagtulak sa kanila na pumunta dyan, na mas bukas sila sa maling impormasyon. Marami sa kanila nang galing sa kahirapan, hindi alam po nang gagawin kaya nag-vlog sila. Mas may incentive from YouTube na magsinungaling, kaya yan, ginagawa nila yan. So I guess yung isang, ang basa ko sa sinasabi mo is parang kailangan meron kang openness din, na parang gusto mong unawain bakit ganon yung mundo nila, bakit ganon yung pag-iisip nila. Mm-hmm. So parang in the same way, parang reporter's mindset, reporter's mindset. Na curiosity, di ba? Yes. Bakit ganon? And mm-hmm. yun, pag bubungkal ng information. Mm-hmm. Siguro hingin ko na lang bilang huling tanong. Mm-hmm. Parang, hindi, bago yun. Ano yung naging reaction nila sa kwento mo nung lumabas? Magkaibigan pa ba kayo? Yung sa UVIP, yung mga away. Yes. Magkaibigan pa rin. Magkaibigan. Source pa rin. Kasi nandiyan pa rin sila. Sabi, may mga tumatawa pa nga sa mga story ko. Nakakatawa kasi totoo. Tapos may nag-email pa sa akin na isang vlogger din. Hindi ko na lang papangalanan. Sabi niya, oo, ito pang nangyaring ibang mga bagay na tingnan natin kung may mga kapag-report, may re-report pa na tayo dyan. Pero ayun, nandiyan pa rin naman sila. At ang tinuturo nila sa atin ay siguro ipagpatuloy pa natin yung pag-report sa kaguluhan dyan sa loob nila. Kasi nga, sila ay sinusubukan nilang pumasok sa Malacanang. Yung isang vlogger na nakausap ko, dati, una ko siyang nakausap sa Marcos HU 2 months ago. Sabi niya, napakagaling na UVIP. Ito talaga ang bagong mukha, bagong lipon. Ito ang media. Kayong mga media bias. 2 months after, nakita niya na itong mga kapwa UVIP niya, iba-iba ang kanilang mga patron at saka mga tao. Iba-iba agenda at interest. Agenda, klaro na sa kanya yun. Sabi niya, itong mga tao ito, wala nang prinsipyo sila eh. Talagang nag-flip. At excited ako. Hindi naman sa excited ako na kung ano pa yung growth nito. Kasi itong mga tao, hindi naman sila static eh, na ganito sila palagi. Kaya magandang subaybayarin natin sila. Mm-hmm. Siguro yung panghuling tanong na lang is, ano ba yung takeaways mo from itong dalawang story ang ginawa mo? Parang una, siguro, kung meron ba itong kinalaman sa mga Marcoses, ano yung mga naisip mong bago? Mm-hmm. Human nature, siguro mm-hmm. in general, at saka ang trabaho natin. Mm-hmm. Mm-hmm. Siguro napag-isipan ko na ng konti ito kanina, na talagang itong mga kwentong to ay kwento pa rin nakadikit sa mga Marcos. Napakayaman talaga sa mga storya, ang naratibong mga Marcos. Itong dalawang story na ito, mukha ito ng Marcos legacy. At hindi lamang ito legacy nung anak ni Junior. Galing pa ito nung EDSA time. Itong trauma na iniwan sa atin sa bansa, nitong diktadoryang ito, pinoproseso pa rin natin ngayon. Mga gusali na nandyan pa rin, mga tao na panatiko. Itong mga gusali, itong korupsyon na ito, makikita natin na talagang hilong-hilo na ako sa korupsyon, pero underground, itong mga buildings na ito, tumatalab to sa kanila, sa mga tao na talagang panatiko ni Marcos sa isang panig ng ating lipunan. Ano ba yan? Bakit napakaraming buildings? Pero siguro sa mas malaking panig ng ating lipunan, nakikita nila itong mga buildings na ito na ang galing-galing ng mga Marcos, nakabili sila. At imposible na binili ito nila gamit ang nakaw na yaman kasi mahirap ang Pilipinas. Pinapakita nito napakaraming bagay pa natin kailangang intindihin. Paano nagko-coexist itong dalawang storya? Diba? May isang video na tungkol sa mga gusali na bilyon-bilyon ang ginastos. Tapos itong mga vloggers na paulit-ulit araw-araw na sinasabi na napakagaling ng mga Marcos. Bakit kaya merong dalawang storya na nagko-coexist? Trabaho natin bilang mga reporter at sa palagay ko bilang mga Pilipino na intindihin bakit ito nangyari. Na nangyayari ito. Na may mga kwento na lumalabas tayo ng korupsyon. Pero bakit napakarami pa rin na sumasamba dito sa pamilyang ito? At dito ako excited sa kasunod na 6 na taon sa ilalim ng Marcos. Yep. Maraming salamat, Rambo. Siguro dyan muna magtatapos ang ating Newsbreak Chats para sa araw na ito. Maraming insights na makukuha from Rambo. Unang-una, yung pagkukwento, storytelling, buod yan ng trabaho ng isang journalist or ng isang reporter. Tapos yung curiosity at openness sa maaring pananaw na kontra dun sa mga pinaniniwalaan natin, kailangan bukas pa rin doon. At gaya nga ng sabi rin ni Rambo, hindi pa tapos ang kwento ng mga Marcos.
May 6 na taon pa si Bongbong Marcos, kailangan nating bantayan at unawain ano yung dynamic sa loob at dun sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maraming salamat. Ako po si Chai Hofilenia at ito ang Newsbreak Chats.